True-blooded Aldab Nation fanatics, isang magandang araw, Mr. Alden Richards and Main Mendoza. Gagawin ngang panabla or ginawang panabla sa lumulubog na Eat Bulaga at ang patuloy na pagbagsak ng rating nito. Pero bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more updates. Siyempre, bago natin pag-usapan ang ating mga updates for today, let me just say thank you so much sa lahat ng mga Aldab Nations and True Blooded ADN na lagi po nakasuporta sa ating pong channel and at the same time for loving Alden and Main Mendoza. So dahil dyan, namili tayo ng ilan sa mga komento ng ating pong mga legit viewers and subscribers from our beloved ADN or True Blooded ADN. Sabi po ni Miss Edel Trudes Avella, Miss Dareds, Big Soto dapat hindi si Big magkasama sa Daddy's Girl. Matanda na. Dikit pa rin si Big kay Main. Alden, hindi makasama si Main. Pahinga ka na. Big, bigay mo kay Alden na Main. Comment lang po, nakakasawa na si Big Soto. Hindi na bagay sa kanya. Yan. Ito naman isa sa mga opinion ni Miss Edel. Pero syempre, the title itself is Daddy's Girl, which means kailangan po talaga ng character ng daddy at ng daughter. So yun po. Sabi naman ni Ma'am Norma Aliga, nagpapabango lang si Kik kasi baligtad sa ADN. Di na kailangang sabihin na nibaligtad na si Main ay mabuti, talented at kung ano-ano ang kabutihan ni Main, dahil alam na ng lahat, lalo ng ADN. Kaya Mr. KC, baligtad, kahit anong gawin mong magpabango, wala na, dahil nakatatak na sa isip namin na ikaw ang doble kara. Di ba nga ikaw rin ang isa sa mga mastermind ng Sarsuela, tapos ngayon nagsasabi ka ng magandang comment sa Aldab, ninong ka at kumpare na ni Alden, pero nagawa mo siyang traidor rin. So ano to, keep quiet ka na lang Mr. Baligtad, para di mas lalong kasuka-suka ang pagmumukha mo. Pwede, okay yan lang Miss Dareds. Thank you pa rin sa updates mo sa mga bibis natin na kinakawawa ng mga taong malapit sa mga evaporate dahil sa inggit nila sa kanila, lalo na sa Mega Lucaret. Malaki na yan, mabuwag dahil sa inggit. More power to your channel. May God bless, guide you and protect us always, especially Paul Kersan Jr. family from Canada. Thank you Ma'am Norma for your comment, and I hope na sana'y matapos na ngayong Sarsuela na yan. At meron pa po tayong babasahing komento from Miss Adela Day. Opinion ko lang ma'am, di kaya nagre-retaliate sila dahil boycott. Please don't get me wrong, kasi sobrang inis nila to the point na ayaw na niyang pagtambalin ng dalawa dahil ang laki, aminin man o hindi, ng effect sa kanila ng boycott. Ayan. So nag-agree po ako dito Miss Adela Day na maaaring nagre-retaliate sila, kasi the more na parang mas pinipilit natin or mas sinisigaw sa Twitter at pinag-uusapan nga na magkaroon ng boycott, mas lalo kasi nilang parang pinapakita sa tao na hindi yung mga gusto nila ang masusunod eh. Parang ganun yan eh. Parang mas lalo nilang tinitis at iniinis yung mga viewers nila. Sabi naman is Miss Amelia Robles, happiest 5th Aldab wedding anniversary thanks to Mr. Paolo Ballesteros at Mr. Rod June Cruz sa pagbati sa Aldab Wednesday anniversary. Wedding anniversary. God bless Aldab, more Aldab anniversaries to come. Ayan. Thank you Miss Amelia Robles, and salamat po sa inyo pong mga komento. Please comment down below sa ating pong comment section sa related po sa ating latest update, and we will give our comments and opinion with regards to that. So kahapon nga, October 24, 2021, ay nag-celebrate ang buong True Blooded ADN ng 6th year anniversary ng Calle Serie, kung saan 6 na taon na talagang ipinaglaban at talagang ipinagsigawan na lahat ng mga True Blooded ADN, that for whatever happens, whatever the issues that may come in, pero still nananatili pa rin yung kanilang loyalty kay Alden Richards and Main Mendoza, na napakarami mang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, but still ADN loyalty still remain. So ngayong araw nga, araw ng Lunes, kung saan ay habang tayo nagsisearch ng mga balita patungkol nga kay Alden at kay Main, eh ngayong araw din ay nagse-celebrate ang daddy po ni Miss Main Mendoza ng kanyang kaarawan, si Daddy Dub,
ng kanyang birthday. At ngayong araw din ay nasumpungan natin doon sa kanyang information na malapit-lapit na po magkaroon ng time itong si Aden at si Maine. Kasi po alam naman natin yung nababalitaan natin na medyo bumababa po at talagang pabagsak na ng pabagsak ang rating po ng Eat Bulaga. Dati nasa top 10 list po sila, ngayon halos nakikipag-agawan sila sa spot from 10th spot. Meron pa siyang kasama po dun sa ikasampung spot. So, ibig sabihin, it's either 10th siya or 11th. So, kapag po tumagal yung ganitong klase ng rating na parang bumababa na siya, almost nauubos na po yung viewers. Kasi, one of the reason kasi is mas pinipili po ng tao na manood sa YouTube o kaya naman sa Facebook kaysa sa television ngayon. Kasi nga naman kapag po nanood tayo sa YouTube is or sa Facebook, mas magiging convenient para sa atin, lalo-lalo na yung time. Hindi na natin kailangan mag-antay ng 12 o'clock. Doon po sa pinaka best time is mapapanood natin yung mga episode na gusto nating mapanood. At isa rin sa mga kadahilanan is dahil yun nga, mas pinipili ng tao na or lahat ng mga ADN, lalo-lalo na yung mga nagbo-boycott ngayon sa Eat Bulaga, dahil hindi nga nakikita itong si Alden Richards at Maine, hindi mapagbigyan rin yung request. Kaya naman medyo nararattle ngayon ang Eat Bulaga family. And iba-iba na rin yung mga host na pinapasok nila. Eh, ang dami pong mga talagang nagsisisigaw sa Twitter na gusto na nilang makita si Alden at si Maine. Na at the same time, eh, talagang makikita natin na sobrang kumukonti na yung kanila pong mga ads or kanila pong mga commercials na pinapalabas po sa Eat Bulaga. Unlike before, na mas marami pa yung advertisement or endorsement na pinapakita sa television kesa yung mga segment ng Eat Bulaga. Pero ngayon, baligtad na po. Diba, mas mahaba po yung panonood ng segment ng Eat Bulaga at kukuunti na po yung mga ads. So dahil dito ay medyo nararattle na rin po si Bossing na isa sa sinasabing producer ng Eat Bulaga. Diba? So ang gagawin po nila is gagawin nilang panabla. Sabi nga marami nagsasabi or marami po ang nagkukumpirma, even the tabloid news, even po sa mga closest friend po ni Alden at ni Maine, na pabalik na po si Alden at si Maine sa Eat Bulaga. Yun ay, sabi nga, huwag po tayo masyadong mahopya, huwag po tayo masyadong umasa, siguro maniwala na lang tayo pag nandyan na talaga sila. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.